Selamat sih, dilanjut ke tawa. Ay, nabi saya. Sorry. Apa dulu mau lebih saya tebagak. Thank you sis. Di lang talaga matanggap ng iba na mas malaki ang sweldo ng mga tagalinis dito sis. Oy. thank you. Yes, sipag, tiyaga at marunong tayong makisama, marunong tayong makipag-negotiate. 'Yon ang sikreto ng mga tagalimpyo ba. Thank you ka. Thank you so much. Hindi ko alam sis kung Bisaya ka. Na Bisaya akong kan ba reply. Thank you. And at least alam ng ibang mga nagbabash sa akin dito na totoo talaga to, hindi ko lang gawa-gawa kasi hindi ko talaga minsan naapektuhan ako sa mga comment, pero nire-replyan ko pa rin sila. Thank you sis, salamat sa positive comment mo at pagpapatunay sa kanila na totoo ito, ganito lang tayo. Pero ang Bonjour, B. And thank you sa comment. Yes, peaceful dito. Yun din ang sabi nila. Pero ako parang gusto ko talagang marating ang Paris para makapagpasyal, mapasyalan yung, ano bang tawag nun? Eiffel Tower. Yun. Gusto kong mapuntahan yun doon. And hopefully, makapasyal ako dyan. Magkita tayo. And keep in touch. Kasi pa, di ko rin alam kasi by summer, busy ako. Nasa yate kasi kami. But anyway, thank you. Dahil sa positive comment mo, at least kahit papano, dagdag patunay dyan sa mga nagsasabi sa aking, it's impossible daw, nakitain natin. May nagsabi pa nga daw na ano tayo, doktor, para kumita ng ganyan. Ingat ka dyan palagi. Bye and God bless. Salamat po, salamat sa pag-comment at kahit papaano dagdag po itong dagdag kaalaman sa mga nagbabash sa akin na totoo ang aking sinasabi. Thank you. Ingat ka po dyan palagi. Hi Sam, salamat. At least kahit papaano dagdag ito patunay sa mga nagsasabi sa akin it's impossible para sa ating kumita ng malaki dito. Thank you and tama ka dyan. Nasa sa atin yan, nasa pakikipag-negotiate natin yan sa ating mga magiging amo, sa ating mga client. Dahil kung believe tayo sa sarili natin at alam natin karapat dapat tayo sa rate na yan, and kahit alam ng amo na ganun ang rate mo, kung talagang gusto ka ng amo, ikaw pa ang hahabulin ng mga amo pag nagustuhan yung iyong trabaho at nagustuhan yung iyong personality, kung paano ka makisama sa kanila. Ingat ka dyan palagi and thank you so much. God bless. Thank you, Em. Salamat sa comment mo. Totoo naman talaga yung aking sinasabi and wala tayong magagawa. Wala akong magagawa na ganun yung ano nila. Siguro hindi lang sila makapaniwala na malaki ang sahod ng mga katulong dito. And totoo yan. Mas malaki pa ang sahod namin dito, ng mga nannies, ng mga ano, kaysa sa mga nasa nagtatrabaho sa supermarket. So, yan da. Thank you. And hopefully, pagbalik nyo dito at makapasyal kayo sa Monaco, is magkita tayo. Just keep in touch. Maraming salamat and ingat ka dyan palagi. Hi, Juburn. Thank you sa pagtatanggol mo sa akin sa mga nag-comment dyan na kasabing fake news. Hayaan mo na lang, huwag mo na lang patulan kasi wala naman yan dito. Yung mga nang baba sa akin, wala naman yan dito. Hindi ko alam kung nasaan yan siya. Na naka-depend lang siya, nagsisearch siya na hindi daw ganito ang sweldo sa Europe, blah, blah, blah. So, hayaan na lang natin siya, at least nag-effort siyang mag-comment dyan. Mamroblema sa sweldo natin dito, namin dito. And, ingat ka dyan sa Norway. Thank you again. Opo, yan din po ang sabi nila dito. Sabi na kami raw yung mataas na sweldo dito. Pero ako, yun nga sabi ko, yung sa akin, yun yung reply ko sa comment ko na yung sweldo ko is 2,000. Then sabi ko sa kanila na maliit pa yan kasi yung iba, yung mga nagpa-part-time talaga, sumasahod talaga ng mas higit pa dyan. Pero sa akin, okay na ako kasi
11 years ako sa Singapore, sumahod ako ng 28 to 29,000 pesos and napunta ako dito kumpara ko sa akin. So, parang super happy na ako doon. Pero hindi ko sinabi, hindi ko papasukin ang pagpa-part-time. Baka malay natin, papasukin ko rin yan. Kasi sayang din. Bago pa lang kasi talaga ako, as in, nangangapa pa. Pero yun, hindi ko talaga alam na mababash ako at marami akong ano dito. Pero okay lang. Wala po akong magagawa kung medyo mayabang ang dating sa kanila nung mga reply. Oo, be, ganun talaga pagkalibat ko gaya ng kaibigan ko. As in, yung kinwinta ko nga, actually sinampol ko siya sa aking vlog na kumikita ng 200 to 300,000. Yung sinampol ko lang sa aking computation sa kanya is tatlong bahay lang. So yung kanyang amo, mayroon siyang amo na nagbibigay ng 18 euro per hour, mayroong 20 euro per hour, and mayroon ding 25 kasi matagal na siya. So depende kasi yun, kasi ano na siya, ilang taon na rin siya. So in-increase siya. So siya yung aking ginawang example sa aking vlog, sa aking YouTube. Yun yung aking computation. Yung iba kasi, hindi sila naniniwala. Akala is gawa-gawa lang. So, yung mga andito lang talaga na naka-experience, na nakita nila talaga kung ano yung ano, yun lang makapagsabi na totoo. Hindi naman talaga overexpose yung aking pagre-reply ng mga comment nila. Oo, hinayaan ko lang naman kung ano lang yung mga tanong nila, sinasagot ko lang naman kaso nami-misinterpret ng ibang mga nakapanood ng video na hindi mo na nila pinanood yung Ay sis, yes, madali lang naman makahanap ng work dito. Ang mahirap lang is kung paano tayo makatawid papunta dito. And ako hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong mag-French. Nakakaintindi nila ako ng konti. And pag hindi talaga ako maintindihan na aking kausap, ang ginagawa ko, tina-translate ko and then pinapabasa ko sa kanya. So Google Translate lang ang ating hangkatapat niyan sis pagka hindi sila marunong mag-English. But anyway, yung mga employer ko is English, kaya araw-araw din kami gumagamit ng English. Nagpe-French lang talaga pag nasa labas, pag nasa market, o pa mga sa bread shop, ganun. So yun lang yung aking Google Translate lang pag kailangan. Maraming salamat kabayan. At least pag mga ganito, nakakabasa ako ng mga ganitong comment. Napapaano ako na mayroon parang like me. Kasi ako kasi, basta yung pag-share ko, gabay, walang halong bad intention talaga yun. For me, nag-share ako to inspire for those OFW na kagaya ko noon, na nangarap lang talaga ako na hindi ko alam na marating ko ang bansang ito. And who knows na baka isa sa kanila is marating din dito. And at least nagkakaroon sila ng idea. Kaso mo nga, na-misinterpret ng iba, I'm not sure kung bakit. Baka dahil Bisaya ako, so baka yung the way na pag-deliver ko is iba yung pagkaintindi nila. So wala akong magagawa doon. Thank you so much for that. And yes, about lagi rin akong natulong. Minsan di tayo natulong financially, pero emotionally and then yung magmo-motivate tayo ng tao, yung basta ayaw kasi talaga ng negative na positive lang, good vibes lang talaga. And laki ako sa hirap, kaya ganun na lang yung pahasalamat ko sa maliliit na bagay. Kasi hiwalay yung magulang ko, ako na yung padre di pamilya. Pero mo, 11 years ako sa Singapore and then napadpad ako dito na talagang blessed talaga dahil hindi ako nag-apply. So yun, kung mapansin mo ng iba, hindi sila nag-scroll down. Banat na lang sila ng banat doon sa mga response ko sa ano. So doon na sila, hindi nila alam yung punot dulo. But thank you kabayan. Anyway, thank you so much. And ingat ka palagi. Happy weekend. Thank you, be. Salamat kayo. Kay nag-comment po ka diha para maramano punta na sila kang uban. Di ko katuhuan. Salamat kayo niya kanang.
Di off ko ba? So, nagsigaw ako, lanto-lanto sa akong TikTok. Daghan naman dahil kayo nag-comment. So, mag-reply-reply po ko. Ako na pumiliin akong replyan ba? Busy lang ako. Nara ko sa akong kuan. Nara ko sa balay. O, busy ako sa akong TikTok o sa aking YouTube. O, anak ba? Nya. Char-char lang kong reply-reply diya sa mga kuan na depende na po diya akong replyan. No? Huwag na ay maglagot. Ako mapalaguton. Amping Bay, kung asa ka man karon diri dapit sa South France, Amping ka.